Hi guys! Good morning! Time check, 7 o'clock in the morning. Ang aga nag-prepare ng mga bata, no? Excited sila dun sa lugar na pupuntahan namin. So, ayan guys, papasok na po tayo sa bayan ng Pagsanghan. Ang pupuntahan nating lugar, guys, ay ang Kaliraya Resort Club. Ayan, na matatagpuan po sa bayan ng Lumban. So, here we go guys! Andito na po tayo sa bayan ng Lumban. Ayan guys, dito tayo tinuturo ng signboard sa bandang kanan. Ayan, baybayin na lang natin yung kalsada papuntang Kaliraya Lake. So ayan guys, zigzag road po siya. At talaga namang ma-appreciate mo yung kapaligiran, lalo na kung ikaw ay nature's lover. So sabi nila guys, nakakaranas din daw po dito ng paglamig ng simoy ng hangin dahil tayo ay nasa ilalim ng kahabaan ng bundok ng Sierra Madre. Meron po akong i-share sa inyo. Alam niyo po ba guys na ang Kaliraya Lake ay man-made? Ibig sabihin po ay gawa ng tao. So imagine niyo po ano, kung gaano kadaming tao ang gumawa nito at gaano katagal ginawa. Dahil hindi lamang po pala sa bayan ng Lumban matatagpuan ang Kaliraya Lake, kundi ito ay matatagpuan din sa bayan ng Cavinte at Kalayaan sa lalawigan ng Laguna. So guys, ano, napakalawak pala nitong Kaliraya Lake. Noong 1939, after na magawa yung Kaliraya Dam, sunod na nilikha or ginawa itong lake na to sa pangunguna ng isang American Army engineer na inaprubahan ng Philippine Commonwealth late President Manuel L. Quezon. So guys, napakamakasaysayan pala talaga nitong paggagawa ng Kaliraya Lake at ginawa ito upang magsilbing imbaka ng tubig bilang bahagi ng Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Plant. Ayan guys, sana nakabahagi po ako ng kaunting kaalaman sa inyo about sa Kaliraya Lake. Ayan guys, so nakikita nyo po ba yan? Yan na po yung lawa ng Kaliraya. So napakahaba pala niyan guys. At hindi lang po dito sa Lumban natin makikita, kundi makikita din po ito sa bayan ng Cavinte at Kalayaan. So imaginein mo po guys, ano, kung gaano kalawak ang Kaliraya Lake. Kasi ang nakakasakop po dito ay halos tatlong bayan. So guys, ayan na sa exciting part na po tayo ng ating paglalakbay. Nandito na po tayo sa bangka at ihahatid na po tayo dun sa kabilang bundok kung saan nandun po yung Kaliraya Resort Club. Ayun, dun po kami nagpabook. So, sa swimming pool lang po kami magsuswimming guys. Ayan, dahil na-research ko rin na napakalalim po pala nitong lawang ito. So, sabi nila pwede naman daw mag-swimming sa lawa pero kailangan talagang swimmer ka, no? At saka naka-life vest. So, para maging safe po tayo at mag-enjoy yung mga kids, ayan, doon na lang tayo magsa-swimming sa resort. Habang naghihintay po tayo sa iba pa po natin makakasama dito sa bangka, ayan, enjoy po muna natin ang kapaligiran. At talaga namang napakaganda ng ating natures. So guys, may tip lang ako na ibibigay sa inyo, ano, kapag gusto nyo pong mamasyal dito sa Kaliraya Resort Club, ayan, magpa-online booking po kayo guys. Kasi mas maganda kapag online booking, meron po sila mga discounted price, ayan, compare kapag kayo ay nag-walk-in. Ayan guys, nandito na po tayo sa Kaliraya Mountain. Ayan, kung saan nakalocate po yung Kaliraya Resort Club. Ayan. Ang ganda ng view, di ba guys? Dito pa lang sa entrance, talagang kitang-kita mo na ang ganda ng kapaligiran. Ayan, ang linis. At talaga namang green na green ang kapaligiran. Kaya, marerelax ka po talaga dito guys. Pagka dito po kayo nagbakasyon. Ayan. Marami po mga turista at dinadayo po talaga ang lugar na ito. Kasi hindi lang na marerelax ka kundi mag-i-enjoy ka talaga kasi ang dami na po nilang nadagdag na mga attractions. Ayan, na yan guys. Super excited na ang mga kids, lalo-lalo na po itong si Clark. Dahil ito yung first time niya na makarating dito sa Kaliraya. So guys, ayan, ito po yung kanilang waiting area. Ayan, dito tayo mag
hihintay dahil meron pong kakaon na jeep sa atin. At ihahatid po tayo doon sa hotel, ayan, sa reception para i-assist po tayo sa ating kung meron man tayong rooms na kinuha, cottages, ayan, doon nila ipapaliwanag lahat kung ano yung package na ating in-avail. Ayan guys, dumating na po ang jeep at sasakay na po tayo. Ihatid na po tayo dun sa reception area. So, ayan ang asawa ko guys. Ayan guys, ito po yung kanilang hotel. At nandito na rin po yung reception. Ayan, na-assist na po nila ako dun sa packages na aking in-avail. So guys, ayan, ito po ay first part pa lang ng aking videos. So, kung nagustuhan nyo po guys, please share, don't forget to follow, react, and comment. And please guys, huwag niyo po sanang skip ang ads. Ayan. Thank you for watching guys. Bye-bye!